there's going to be people from Korea. I mean, there's a lot of people from Korea in Los Angeles, but, like, there's going to be people from Korea that'll find that particularly interesting, you know? And then also, I want to put an emphasis on, because we have... Seven, 2-4, I'm going to carry back for you. $20 is what I was just telling him. A dólar lo das, ven para acá. Yo te doy el dólar.
7, tú por 7. Abajo, ahí en los, no, no hay ahí en las esquinas o ahí. What's up mga kadil? As usual po tayo, ipapakita ko na naman itong mga nakuha ko. Hindi masyadong marami ngayon pero wag ka, kakaiba po. Meron tayong nasabit na vintage na nakuha na wall art. So abangan po natin yan. So halo-halo nga po yung nakuha natin na ito po ay noong Sunday. Wala po si Pancho kasi nung Saturday po ay umulan na walang flea. Hindi ako pumunta doon pero sabi nila meron pa rin yung mga seller na pumilit pumunta doon kasi yun nga, yun yung kinabubuhay nila. So wala tayong magagawa doon. And may mga addict din na katulad ko na nagpupunta pa rin sa flea kahit na basang-basa yung daan at umuulan. So unahin ko, magkahalo-halo po yung seller na napuntahan ko. Una, may nakuha ko na Corel. Kapag may nakita kasi akong Corel, kinukuha ko na. So ayun po, legit na legit po yan. So Corel yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces po na Corel. Ito po ay $2 lahat. Sabi niya $2 lahat. Hindi na ako nagdalawang isip nung narinig ko pa lang na sinasabi na $2, boom. Tapos kunwari tumitingin na ako ng iba na hindi ako nasiyahan doon sa sinabi niyang presyo. So ayun, nakuha ko ng $2 yon or 100 pesos diyan sa atin. And pumunta na naman ako sa nagwa $1 siya eh. May mga benta siyang mga mamahalin. Pero doon ako sa $1 nagpupunta muna kasi doon yung kahit na doon nga nakakuha ko ng JBL na $1 eh. JBL na Bluetooth speaker. Parang kapag walang charger o kaya hindi niya alam kung gumagana o hindi, nilalagay pa rin sa $1 na bin. So kagaya nito, meron po tayong TFT LCD. Yan. Ito pwede gamitin sa camera yan. Hindi po ito yung hindi po ito yung slideshow na picture frame. Hindi. Ito ginagamit sa camera. Pampalaki doon sa LCD. Kapag gumagawa ng video. So palagay ko ito naman ay tumatakbo sa $40 pataas. Yan. And dinagdagan ko syempre ng one box na highlighter. Ayan, and then meron tayong studio jersey knit 3-piece sheet set. Yan. Ayokong buksan kasi magiging bulky na ito kapag nilagay ko sa box. Ayan. So $1 po lahat itong mga sinasabi ko mga kadil. Dagdag mo ito. Ito po ay spray paint. Ito po doon sa mall, hindi po yan nagamit. Ito po ay $42. So kinuha ko na linen fiber protector po ito. Yan. And meron tayong skateboard. Wala lang, trip ko lang. Hindi ko alam kung mahal ba to. But ito po ay 50 pesos or $1. Ayan. Yan. Use naman pero wala naman eh. Parang bagong-bago pa yan. And, eto na. Ah, hindi. Eto mo nga muna yung mga iba. Ayan, bago na tool. Tool bag. Meron siyang divider doon sa loob. Bago pa lang yan. So, $1. Magagamit natin ito. And, eto. Yan yung price. Speed shoot. Yun. Parang pinapabagal yung pagtakbo mo.
pero at the same time, natitrain ka doon sa power, strength mo. Endurance. And the paper cutter. Ayan. Yan. Paper cutter. Eto na, mga kadil. Yan. Oo, tama. 50 pesos na laptop. Yan. Eto po ay i5. Yan. Chinek ko yan, islant mo lang kung may nakikita ka bang sira ng LCD, yung parang nagblot na ink or crack. Wala naman. So nilagay dyan, siguro eto ay nakalock na naman. So hindi nila, mahal kasi yung pagpapareformat dito eh. So instead na ipareformat, ayun, bargain mo na. Madali lang sa atin dyan, di ba, mga kadil? So yan, walang charger. Nasend ko na lahat yata yung charger eh. Kaya hindi ko po matest. But yun, 50 pesos eh. Ayan muna. Chinek ko naman, hindi nabuksan. Meron siyang hard disk. Meron siyang RAM. So pwede mong gamitin yun. Kung hindi ito gumagana. But I think mostly naman na benta niya doon ay gumagana. Hindi lang nila alam paano gawan ng paraan. So laptop for 50 pesos. Yan. And the same doon sa kanya, eto po. Yan, nakuha ko doon sa kanya, pero hindi po ito $1, ito po ay $10. Yan na set ng knife. Yan. Okay. May nakalagay dito sa ano pa to? Home goods na naka-sale, ito po ay 29.99. Siyempre, kapag may tax, madadagdagan yan. So, binente niya po ito ng $10. Yan. And then, lumipat po ako ng seller at ito na yung deal ko. May pakiramdam na ako eh na sabi ko, di bali, $1 naman yan. Pero palagay ko, ito ay kakaiba. So, ito po yung nakuha ko. Pero bago natin sabihin yung detalye dito, dinagdag ko, nung nakita ko itong wall art, dinagdag ko lang doon sa kanyang paninda, eto, para naman hindi magtaka. Masyadong stricto yun, hindi nga nagbigay ng bag eh. Tinitignan niya ako lagi kapag may kinukuha ko, and then kapag may nakita ko, nangumiti ako or parang interested ako sa $1 na benta niya, sasabihin niya, babawin niya, hindi pala yan na $1, and then try niyang i-check doon sa kanyang phone. So, yun yung iniiwasan ko na seller, but nung dumaan ako, alam ko na, artihan mo lang. Magnetic sticks, yan. Yung dinagdag ko dito sa nakuha ko na ito. Alam niyo mga kadila, hindi ako marunong tumingin sa mga rare gaya ng mga ginagawa ng mga ibang seller na nagpupunta doon. But may pakiramdam ko, ako at may mga nakita na ako na yung mga ganito ng pagkakagawa ay alam kong mahal. So, sinerge ko po at iyan yung nagpapakita dun sa eBay. Pero dun sa isang site, ang price nito ay around $500. Yes, tama po yun. Or 25,000 dyan sa atin sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung ganun nga talaga eh. Hindi ito mabibenta dyan sa atin. Pero ito, kapag may bumili pa lang ng 300, syempre, ibigay na natin. So, baka kabili lang ng mga ito, gaya ng mga previous na nakuha ko ay yung mga puti na mahilig sa vintage or may kinalaman noon sa, ano ba ito? Ito ay Australia 2 noong 1983. Yeah, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Yan. Boom. So, yun yung deal ko noong Sunday. So, tanong na naman mga kadil, is it a deal or no?